Yes guys, so magandang umaga kapatid, no? Tanghali, gabi, o saan ka man naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, o even sa ibang bansa. Kung ako ay hindi mo pakilala, ako ang inyong lingkod, ang inyong criminologist online, polisya ko. At pinaalalahanan natin kayo na bago gumawa ng action, kumonsulta muna sa inyong mapagkakatiwalaang abogado or PAW. Okay? At kung gusto mong tumulong at mayroon kang legal dispute, hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, nandito po ang ating channel. Handang maglingkod sa inyo 24/7. Okay? Okay ba? Okay, yeah guys. So ngayon, tatalakayin natin o ibibigay ko sa inyo in partially detail, no? Ang apat na klase ng correctional penalty. So, tuwang-tuwa kayo, correctional penalty. Ang ibig ko sabihin nito ay, sabihin natin, mababa lang na penalty. Correctional. Okay? So, ang first na correctional penalty ay yung tinatawag na prison correctional na may duration na 6 months to 6 years. 6 months to 6 years. O, alam naman natin yan kapag ganyan ang penalty, di ba? Kapag kahit guilty ang isang PDL o ang isang akusado, ay malaki ang chance na makalaya. Correctional penalty, prison correctional, 6 months to maximum of 6 years. Ba? Kung hanggat maaari, mga respondent, hanggang dyan lang, o mga kapatid. Kapag kasi, kapag sumubra doon, medyo another level up naman tayo, mabigat na yun. So, yun ang una, prison correctional. Ang number two is arresto minor. So, ang arresto minor, siyempre, mas mababa ito. Nagre-range siya ng 1 month to 6 months. One month to six months. Tandaan po natin, ang keyword natin sa prison correctional, dapat maximum is 6 years. Okay. Hindi po lalampas ng 1 day, 6 years lang. Ang pangatlo natin ay ang suspension. Suspension sa pag-office, pagtakbo, mga ganun. Yung po ang pangatlo. At ang pang-apat naman ay ang destiero. Spell destiero, ang hirap naman. D-E-S-T-I-E-R-R-O. Destiero. Narinig niyo na ba itong parusang destiero? Ito pala ay parusa, no? Pero prison correctional. Actually, ito ay hindi pagkakulong. Malaya ang isang akusado dito. Kaya lang, may certain restriction ang court na tinatawag na hindi ang isang nahatulan ng destiero ay hindi pwedeng pumunta doon sa lugar na yon. For example, sa lugar ng biktima, specific distance ang nakalagay sa libro ay 25 kilometer ratio. 25 kilometers away from kung saan naganap ang kung saan located yung biktima, hindi ka pwedeng pumunta doon. 25 kilometers. Diba? So, madali lang, diba? I hope nalinawang kayo dito sa apat na correctional penalties. Sa mga other penalties, taas na po yun. Affected penalties, capital penalties. Huwag na natin pangarapin yun. Huwag nyo nang pangarapin. Kasi, masalimuot na ang buhay doon. Medyo grabe kapag yun ang hinatol sa PDL, kung tawagin. O PDL, Person Deprived of Liberty. Ito po yung mga before detainee or inmates. Generally, ang tawag sa kanila ay PDL. Kaya, sus, yan lang po ang ating apat na klase na correctional penalty sa Pilipinas. Ibang bansa, I don't know. Siguro may ka
similar din. So maraming salamat at muli, ako po ang online criminologist at pinapaalala, bago gumawa ng aksyon, magkonsulta muna kay pulisya ko. Magkonsulta muna sa inyong mapagkakatiwalaang abogado or sa PAW. Thank you for watching. See you again my next video.